hi sa inyo lahat. So ayan, ayan, nandito tayo sa men's. Ayan, men's. So update tayo ng merchandise. So kanina natapos ko yung pagdi-display. Ayan, so ito yung men's. Ayan, explain ko lang. So nandito tayo sa, ayan, men's. So nandito tayo sa hotspot ng men's. Okay, so ayan yung suot ng men's. Ayan, okay. So explain ko lang. Sige, ayan. Diyan lang muna kayo at i-explain ko isa-isa, okay? So ayan, nandito tayo sa men's. Ayan. So ganito kalawak yung lagi nating naayos dito sa men's area. Okay? Ayan, men's. So, tapat ng men's, ito yung kitchen area. Hotspot. Okay? Ayan. So pagka ganito, hotspot, lagi siyang nasa harap ng department area. Okay? So ito yung naka-guidelines na action area. So kung ano yung suot, yun yung pinipresent doon sa mga naka-display. Ayan. So orange, gumamit tayo ng orange na sinuot doon sa manikin. Okay? So yun yung suot ng damit, suot ng manikin, yun yung naka-guidelines. So yung guidelines, yun yung binibigay ng BM Corp namin para gayahin. Okay, so nandito tayo sa harap ng men's area. So sa bungad ng men's area, makikita yung dalawang table. Ayan. So ito yung basic polo natin. So binubungad sila kasi sila yung mas madalas na maging promo. So nakapromo siya, dalawa is 49 riel. So yung isa, 32 isa. So pag nakapromo, pag binili mo dalawa is 49. Okay, so pasunod niya ay action area. Tapos sumunod, table. So ayan, nakasale kami. Yan yung, ito yung price ng denim pants. So paubos na konti na lang. Tapos ito naman, sweatshirt, is 45. So kung mapapansin nyo, suot na manikin ay naka winter attire siya. Okay? So dahil winter ngayon, yun yung mga dinidisplay natin, sinusuot sa manikin. Hina-highlights natin yung mga jacket. Okay, so nakapromo kami, yun yung dangler dun sa taas. Okay. So lipat tayo dito. So dahil winter ngayon, pinopromote natin yung mga winter jacket. Mga tulad nito. Yan. Mga knitted. So pang winter talaga siya. So nakapromo siya, 49 riyal isa. Yan. So lipat tayo dito. Ito naman yung graphic tee. So nakapromo rin siya. So pag binili mo siya ng regular price is 25 riyal. So 22 na lang. Yan. So daming choices. Okay. So naglalagay tayo ng manikin doon sa taas ng table para i-promote natin siya. Ini-model natin kung ano yung mga nakatabi. Ayan, okay. So 25 riyal isa pag regular price. So ito naman ay naka-promo. So discounted siya ng 3 riyal. Okay, so lipat tayo dito. Ito naman ay naka-buy 2 get 1. So kung mapapansin nyo, winter ngayon, so ito yung mga naka-promo natin. Winter jacket. So pagka naka-promo, kailangan naka-commodity. So pagka commodity, ang pagdi-display niya ay sama-sama, parehas-parehas mga jacket. Basta ikaw nang bahala, paano mo siya i-display na i-display mo siya na naka-commodity. Pag commodity, yun, sama-sama sila naka-display parehas jacket. Okay, so dito naman tayo sa kasusunod na wool. So magkasama sila lahat na parehas naka-promo, buy 2 get 1, free. So pag bibili ng isa, may libreng isa. Ay, pagbibili na dalawa, may libreng isa. Okay? Ayan. So, ito naman. Next. Ito yung picture wall. So, nakalagay sa taas, fashion for everyday. So, pagka fashion everyday, ibig sabihin nun, pwede siya sa pang-araw-araw. Ayan. Pero naka-fashion siya, okay? Ayan. So, tops bottom lang. Although, naka-guidelines yung kulay niya. Nakagailan siya dati, pero kasi naubos na yung item, so mawala lang tayo ng ibang items na color palette. Tapos bottom lang. Ayan. Tulad nito, jacket siya. So naglagay tayo ng inner para mabuhay yung pagkaka-jacket niya. Okay? So, pagka di-display mo sa isang wall, kailangan sama-sama bawat kulay niya. Ayan. Okay? So lipat tayo dito sa kabilang wall. So, dinugtong natin siya, halos magkapareha sila ng kulay na dinisplay.
Hi. So, kung siya noon din-display natin dito. So, pagka i-display mo, kailangan sulit-sulit sila. Yan, tuloy natin yung pag-explain doon sa display natin. So, tulad nito, kailangan mo lang siya i-break ng mga bawat kulay nila. Yan, tulad nito. So, pagka i-display mo, touch bottom lang. Siyempre, isipin mo kung susutin ng customer, hindi mo lang siya dapat i-display na basta na lang i-display. Kailangan mo isipin na mabibili siya ng customer. So, pagka color palette, ikakalat mo lang yung kulay, tapos i-break mo yung bawat kulay nila. Okay, so sa wall nito, kulay red siya. Yan, ito yung mga design. So, kulay red, so, yung ibang kulay natin dyan, black and white. Okay, so, kung mapapansin nyo, yung black and white laging nasa, laging breaker doon sa kulay na display mo. Okay? So, kung mapapansin nyo, wala siyang ibang kulay dyan. Nakahiwalay siya. Pag i-display mo sa isang wall, kailangan nakasiparit. Kunyari, pula-pula lang. So, yung black and white dyan ay breaker lang doon sa display mo. Okay, so naglagay tayo ng accessories, naglagay tayo para mabuhay lang mo. May shadow siyang plain. So, naglagay tayo ng red para kumunik doon sa kulay ng wall. Okay? So, lipat tayo dito. So, ito naman denim. So, basic lang yung display natin, tops bottom lang. Kasi dalawang wall bilang naman sila. Okay? Ayan. Okay, so lipat tayo dito sa isang wall. Sa denim pa rin siya. Denim wall, picture wall. So, ayan. So, kung mapapansin nyo pagka denim, mostly ay denim blue. Ayan, so, usually pagka denim wall, siyempre denim wall, denim items yung dinidisplay mo. Okay, dito kulay gray, pinirat natin dito sa jacket na may gray din. Ayan, okay. Ayan, so lipat tayo dito. Ayan, halos lahat sila magkakasama sa isang wall na magkakaparehas ang kulay. Okay, so mapapansin nyo, doon red, dito naman blue, kasi denim siya. Okay, so tulad nito, dahil winter, pinapromote natin yung winter jacket. Ayan, so naglagay tayo ng inner. So hindi lang siya jacket. Hindi lang siya pang winter jacket. Siyempre kailangan natin maglagay ng inner sa loob. Okay? Ayan, so puro denim siya kasi denim wool. Ayan, so lipat tayo dito. Kulay brown naman. Brown. So yung black, breaker lang din siya dun sa kulay na dinidisplay natin. Tulad nito, beige saka brown. Mga brown yung kulay na dinidisplay natin. Okay? So dahil winter ngayon, pinapromote natin yung mga pang winter items. Okay, so mapapansin niyo, puro jacket siya. Puro jacket. Kasi winter niya. Okay? So pagka ganito, naka-side side display siya, kailangan natin mag-display ng tatlong kulay, minimum is 3. Ayan. So, kailangan mo i-break yung kulay, hindi pare-paras ng kulay, kailangan mo pagtabihin sa display. Okay, so may brown tayo. Ayan, brown. Tapos susunod ay black. Tapos white. Tapos black naman, tapos white, tapos brown. Para di siya umaitignan, kailangan mo siya ikalat yung kulay. Ayan, so hindi sila makakatabi na pang magkakapares na kulay. Okay? Ayan. So, lipat tayo dito sa kabilang wall. Okay. So, kung mapapansin nyo, maganda ng item. Okay? So, pagka tinabi siya ng ganyan, tatabi natin siya doon sa ibang kulay. Hindi sila makakatabi na magkakapares ang kulay. Okay? So, binibigyan natin ng idea yung customer para bilhin yung items. So, tulad yan. Kung mapapansin nyo, yung taas, winter jacket siya. Tapos, maglagay tayo ng inner. Ayan. So, hindi lang siya jacket. Maglagay din tayo ng inner para binibigyan natin ng idea yung customer. Yan, tapos bottom lang siya. Yan, so naglagay tayo ng pagka top bottom siya yung display mo. Yun nga, binibigyan natin ng idea yung customer kung paano isuot or paano bilhin. Kailangan nakaset na siya doon. Okay? So kung mapapansin nyo, ito black. So ito yung pair niya. Halos magkapare sila ng tela. Pindi natin siya display na magkatabi. Si, parang i-release natin yung kulay kasi para sila black. Kasi pag yung black na yun, ilagay natin dito, may magiging terno sila. So, tinabi lang natin doon para bigyan natin ng idea yung customer na pwede pala ibang kulay doon sa top, sa bottoms. Tapos dito naman lipat tayo sa ibang kulay. Yellow naman. Yan, mababa yung wool niya. So, ganun ang pag-display, kailangan lang ikalat mo yung kulay. So, tawag dyan ang color palette. Ayan, so halos sa isang wool, halos para sila ng kulay. So, tulad nito, naka-side view na display siya. Tatlong kulay yung minimum na display sa isang sidebar. Okay, so yellow color siya. So ganun pa rin, tops bottom. Although di siya naka-guidelines, pero binibigyan natin ng idea yung customer na option niya para bilhin yung items. Yan, tulad nito. Yung bottoms niya ay kakulay doon sa top. Ayan, so kung mapapansin niyo, puro jacket dahil winter tayo ngayon. Yun yung pinapromote natin pagka-winter. Okay, so ito. Magkaiba sila ng kulay. So yun yung purpose doon kahit pag-display, hindi sila makakatabi ng bawat kulay para option doon sa customer kung ano yung mga bibilhin niya. Okay, so lipat tayo dito sa kabilang wall. Yung nasa taas ay casual naman siya. So magkakaiba sila.
kailangan i-display mong item doon. Ayan, iba-iba sila. So, Arabic kasi yun. Ayan, so ito yung casual. Ayan, so pagka-casual, siyempre mga i-display mo, mga ganitong yari ng tela. Tawag nito. Mga ito parang pang pwede siya pang office. Okay? So ayan. Tapos na tayo doon sa pag-explain kung paano siya din-display. So tapos bottom lang, tapos sama-sama yung kulay ng wool. Hindi mo siya ikakalat. Tulad nito, isang buong wool niya. Isang buong wool niya, halos para-para sila ng kulay. So kung mapapansin nyo, hiwalay ang bawat kulay sa pag-display. Parang binibigyan mo ng story yung buong wool. Binibigyan mo ng story yung pag-display mo. Kasi hindi mo lang siya basta i-display. Kailangan may story. Color palette. Tapos, naka-lifestyle. So pag naka-lifestyle naman tulad nito, sample nito. Pagka sinabing lifestyle, kompleto, may bags, tapos may shoes. Or depende pa rin sa pinag-displayan mo kung magkakasya yung bottom, yung tops bottom, tapos magdadagdag ka na nga ng accessories. Okay, sa tulad nito, pang casual siya. So, ganitong mga items yung dinidisplay pagka-casual. So, pwede siya pang opisina. Ayan. Okay, so ganun nga, sama-sama silang bawat kulay. Hindi mo siya pwedeng, kunyari itong wool na to, hindi mo siya, pagka ganito yung display mo, hindi mo siya lalagyan ng ibang kulay. Tulad ng yellow, red. So may iba yung story ng wall kapag ka naglagay ka ng ibang kulay. So ito tinatawag natin color palette. Pagka color palette, sama-sama ang bawat kulay niya. Parang i-depend mo doon sa display mo yung kulay. Hindi mo siya lalagyan ng ibang kulay na. Kasi magugulo yung customer kapag nilagay mo ng ibang kulay. Kailangan pagka din-display mo sa isang wall, sama-sama yung kulay nila. Parang option doon sa customer yung sa display mo. Kunyari ito, pag i-display mo, parang kinikwento mo doon sa customer kung ano yung items na binibenta mo. Okay? So, pagka pupunta dito yung customer, alam niya na pang-casual siya. So, pagka may nagkaroon na customer, saan ba dito, gusto ko ng ganitong kasuotan. So, pupunta siya dito, ituturo mo na dito siya pumunta. Ito yung mga kasuotan na doon sa hinahanap mong doon sa hinahanap mong gusto. Ayan. Pupunta siya dito sa wall na to. Okay, so, tulad dito, pagka naganap siya ng yellow, sasabihin na customer, kailangan ko ng ganitong kasuotan. So, ituturo mo siya dito. So, yung wall na ang mag-explain doon sa customer para bilhin yung items. Kasi doon sa display pa lang natin, pinapaliwanag na doon sa customer na kailangan mo akong bilhin. Kasi nakaset na ako. Okay? So, tulad nito, pwede sila maging pair. Ayan. So, pagka ganito, tulad nyan, pwede siya maging pair to. Kung alin man dyan sa dalawa. So, may option na siya. Okay? Basta laging ganun pagka mag-display ka, kailangan bigyan mo ng idea yung customer or bigyan mo siya ng idea or option na bibilhin niya yung items na tinidisplay mo sa isang wall, okay? So, dito nagtatapos yung display natin. Ayan. Okay, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat. At sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Okay? Don't forget to like, share, and comments at YouTube channel, Shotsy Payo.